Kusta mga tol? Rider yan mo to ulit. At nag-order nga pala ako sa Shopee ng side bag na ilalagay ko dun sa RKS. So ito yung side bag. Papakita ko sa inyo kung paano ko ilalagay siya dun. Kung paano ko siya ikakabit. Actually nagamit ko na siya. Na-testing ko na rin siya. Nag-ride na kami. Gamit yan. Papakita ko rin sa inyo kung paano ko kinabit doon yung bag na to. Kung paano siya ipilit. So, may mga adjustment na nangyari. Yung mga strap na kasama niya is hindi naman nag-fit doon sa motor ko. So, kaya yung mga strap, medyo minodify ko siya. Minodify ko lang yung mga strap para mag-fit doon sa motor. Kasi hindi naman lahat ng motor is magpipit yung mga kasama niyang strap. So, gagawin mo talaga ng paraan para maging magpit siya doon sa motor ninyo. So, yun. Ito siya ngayon. Pag nakakulap siya, ganito yung tsura niya. May mga nilalagay pa sa loob para tumigas siya. Para tumindig siya ng maayos. So, ito yung loob niya. Ito. Yun. Sama siyang bag yung pinaka-kapote niya pag ng ulan. Pero hindi naman siya basta-basta tinatagusan ng tubig kasi ng ulan. Kasi ano siya, medyo yan, para siyang waterproof din yung loob. Yan, may mga plastic yung loob niya. Kasi ito yung PVC na kasama niya. Ito yung PVC para sa ano, pampatigas siya dun sa bag para mag-expand siya. Yan. Pinapasok na sa loob yan. Sinusuksok sa loob yung PVC na to. Bali yung mga strap nito, inayos ko na siya. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya kapag paano ko siya kinakabit sa motor ko. So, kabit muna natin itong PVC. Sinusuksok lang dito sa bandang gitna yung PVC. Yan, dito sa part na to. Yan, dyan. Part na to, sinusok-sok yung PVC na yan. Tapos para tumigas siya. Ayun. Nakabit na natin. Nakabit ko rin PVC. So, ayun. Nakabit na siya. Dito siya sinusok-sok eh. Ayun. Sinusok siya yung PVC dyan sa loob. Tumatayo na siya kapag nakasok-sok na yung PVC. Nakatayo na yung bag. Ayun. Ito yun yung ano niya. Yung bag na to. Yung labas nga pala ng bag na to is hard case. So, hard case siya. So, matigas. Tapos itong part na to is parang bag na rin siya. Na matigas din naman yung mga sidings niya. Ayan. Tapos expandable din siya. Kasi sa kanya, kasi helmet sa dyan. Sa ano na to. Expand siya yun. Anuin lang yung sever. Ayan, nag-expand na siya. Papakita ko sa inyo mamaya paano mag-expand pag nakakabit na. So, yun. Yun yung naging tura niya. Kakabit ko siya sa motor. Pakita ko sa inyo. Tapos ito, may kasama nga pala itong kapote. Itong side bag na to. Yan, lalagay nyo lang dito. Yan. Pag umuulan, yung heavy rain. Yan, kailangan lang ganang kung yan. Kapote siyang kasama. Yeah, hirap lang mag-isang kamay. Teka lang. Ayan, may kapote siya. Ayan, nalagay. Hanggang sa likod na takover yan. Ayan, mayroon ditong hihilahing tali para mag-isikip siya. Ayan, ayan. Ayan, napakadali lang yung kabit. Yun, ayan. Kasi ito, panghigpit din. Hilahin nyo lang din para mag-fit. Ganun lang. Ayan. Kasama siyang kapote. Kabilaan, dalawang bag yan. Kabilaan, may kasamang kapote. Kabit natin. Natin dito sa motor. Dito nga pala sa kinakabit sa RKS. Yan. Ginagawa ko kasi siyang pang pabiyahe. Yung RKS na yan. Yan.
So yun, bali ang ginagawa ko lang dito kasi sa bag na to is pinapatong ko lang siya sa upuan ko para madali siyang tanggal sa madaling baklasin. So may mga strap siyang kasama para pag-fit na may kabit siya dyan sa ano. So ito, yung part na to is siya yung nagduduklong sa dalawang bag, naka magic tape yan. Oh. Naka magic tape siya. Tapos may support na siya na strap din ulit. So yung strap na kasama talaga nito na para sa magduktong sa dalawang bag na to is hindi siya nagfit dito sa motor ko. So ginawan ko siya ng paraan para magfit siya, para mas madali siya ikabit, saka para mas madali siyang tanggalin. Saka ito pala, ipinix ko na siya. Ah, hindi man pinix, kumbaga para madali siyang ano, kasi ang purpose nung strap, ayun oh, nakita niyo yung strap na to, ayan. Kung nakita niyo yung strap na yan, ayan. Ang purpose niyan is gawing intact siya. Kumbaga yung siya yung nag-hold sa dalawang bag. Ayan, no. Kumbaga nakatali yung strap dito. Ayan, sa loob. Nasa loob kasi strap. Ito. Siya yung nag-ano sa bag para ma-maintain yung magkaduktong ng dalawang bag na yan. So, pinailalim ko sa ilalim nito yung strap. Ito. Nakita ko. Ito yung strap. Ayun, yung strap ito. Ayan. Yung strap. Ayan, para hindi siya sagabal sa pag-inupuan ng back ride niya. Para hindi siya sagabal pag-inupuan ng back ride niya. Balik-ulit natin. Ipipit nyo muna siya kung paano yung gagawin nyo sa kanya ano. Ayan, ipipit nyo muna siya dyan sa motor. Sa akin, ganyan yung ginawa kong fit. Ayan, ganyan siya. Ayan. So, ito, maupuan talaga ng back rider. Pero, kung nasa loob naman yung mga straps saka yung mga side release na to, hindi na niya ramdam. Kasi nasubukan na rin namin. Hindi naramdam. Tapos gumamit tayo iba pang strap, nag-modified ulit tayo ito strap na to. Pakikita ko sa inyo kung saan mga nakalagay mga strap na ginawa ko na to. Mga kasama niya strap nagpuputol ko, ginawa ko lang sya ng mga panibagong ano, nagpuputol ko yung mga strap niya kasama kasi hindi, wala akong nagamit sa strap eh. Ito lang pala nagamit ko sa strap na to, kasama niya talaga ito. Yan, itong strap na to. Pakita ko lang sa inyo kung saan ko nilalagay ito. Ano lang to, pakita ko lang sa inyo kung paano ko sinetup para meron kayong ano, idea. Kasi hindi talaga fit sa lahat ng motor yung kasama niyang strap. So gagawin niyo talaga ng paraan. Mag-iisip kayo kung paano maipipit yung bag na to. Medyo matagal din. Ako, bubos ako ng isang araw bago ko na-fit yan. Na hindi siya lalawlaw, hindi siya gagalaw, at hindi makakasagabal dun sa back ride. Sa back rider niya. Yun ang importante doon eh. So yun. Nagawa ko lang is pinapatong ko lang dyan. Patong lang yan. Tapos itong ano na to. Dalawang ginawa ko na to. Yan. Yung partner yan. Ito. Partner yan eh. Itong side release. Yan. Nilalak na ganyan. Ito ko nilalagay yan. Purpose na to. Ang purpose nung strap ko na to is para hindi umusad yung bag papaganyan, pababa, hindi mahulog yung bag, hindi siya mahulog. So ito ko yung nilagay. Ayan, isang kamay lang. Ayan, dito sinuot ko siya dito. Oops, wala tayo ng light. So yun, tuloy ulit tayo. Hindi ko na pala charge, wala pa lang ano. So baka abutin tayo ng gabi, mas mahirap may pakita pag gabi na. So ginagawa ko dito, itong strap na to, sinusuot ko dito sa isang, ayan, sa isang ano na yan. Dito, ayan. Itong strap na to is mag-hold sa kanya para hindi siya dumausdos pababa. Kasi dadausdos siya kapag may sakaykay. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan. Tapos, isasabit ko dito sa bracket ng box. Sabit dyan sa bracket ng box. Tapos i-clip lang. Kaya isa lang kami ito. Mahirap.
Yan, i-clip lang dito. Yung side release, talak lang. Natin. Ay, sumot. Tap na isang kamay. Pasensya na. Isang kamay ko eh. Hawak ko camera eh. Teka lang. Ayun. Ganyan yan siya. Yan. Ganyan siya, yan. Nakasabit dito sa ano ng bracket ng box ng top box ko, tapos yan nakasabit dito sa ano para mapigil siya pababa. So sa kabila ganun lang din ang ginagawa ko. Ayun, nakakabit ko lang. Ganun lang din naman eh. Susuot lang din dito sa ano na to, sa part na to. Ayun. Sa pinagkakapitan din ng ano. Ayun, kakabit ko. Hindi ko makabit ng isa lang kamay eh. So, yun, nakakabit na. Yan, ganyan yung tsura niya. Yan, sabit siyang ganyan. Yan. Na-adjust naman yan kung kailangan pang hilahin ng nahigpitan pa para mabatak pa. Na-adjust naman yan dito. Kung mo, yan, na-adjust yan. Hilahin lang. Kasi mga ano pa rin, strap pa rin yan eh. So, yun. Ganyan na siya. Yan. Yan na yung pinaka-stopper niya para hindi dumaus-dos tong bag pababa. Ganun. Tapos itong strap naman ito. Ito. Ayun. Ito kasama talaga 'to diyan. Hindi ko na 'to minodify, in-adjust ko lang 'to yung haba niya. Dito ko 'yan kinakabit. Parang nagsisilbing stopper din 'to. At the same time ano niya? Stopper saka at the same time parang magfit din yung bag. Hindi siya bumuka. Dito ko siya kinakabit. Merong side release, may isa rin dito ang ano, side release. Ayan. Dito, papasok lang. Ayan. Tapos, isasampiyan ko lang siya dito sa tapalodo sa likod. Ganyan. Isasampay lang dyan. Dito, tatawid dito sa kabila. Tapos, padupunta doon sa kabilang bag. Teka, kakabit ko lang ulit ah. Susok-sok ko lang din naman sa side release. So yun, nakakabit na. Yan yung isang side release. Yan. Yan siya na, madilim. Yan, yan yung isang side release. Ngayon, nagduktong ngayon yung dalawang bag dahil dito sa strap na to. Yan. Tawid ko dito sa tapalodo. Yan. Yan, tinatawid ko papunta doon sa kabila. Yan. So, yun. So, nagkaroon na yun ng paano yung dalawang bag. Yan o, magkaano na siya. Nagigilahan silang dalawa dahil doon sa strap na yun. At the same time, pipigil din niya ng strap na to yung pagdaus-dos ng bag doon papunta sa harapan. Tapos, may isa pang ano dyan. Yan ano ko ginawa ko. Ito sa ilalim. Isang side release na ginawa ko. Ito, ginawa ko lang dito. Nakatali dito yung isang strap, tapos may side release. Ano din siya. May lock, may yan, side release. Ito, yan. Yan, tinali ko lang siya. Pasensya na, walang ilaw eh. Yan. Yan. Tinali ko dito sa bakal dito sa ilalim. May bakal kasi motor ko na sa ilalim nito. Yan, para ito naman magsilbing ano dito sa ilalim. Mag-hold din sa bag para mag-fit. Yan, may isa may ganito, kasama na sa bag yan talaga. Yan, i-clip yan lang din dito, ilalak din. Kabilaan yan. Tinali ko na kasi dun sa kabila. Yan, wala naman. Kabila na din, ganun din. Yan. Yung ano na yan. Tinali ko lang yan. Binuhol ko lang dyan yung strap na yan. Wala akong maisip kung paano gagawin ko para madali siyang tanggalin eh. Yan lang. Bubuhol ko lang tali. Hindi naman siya lumuluwag. Nagamit ko na sa ride. So yun. Ikiklip lang din ulit. Dito. Yun. Yun. Yun na yun. Yun na yun.
Maganda naman naging fitting siya. Papayat ako sa inyo. Yeah. Sabi ko na pwesto eh. Ayan, naging fitting siya. Ayan, sa motor. Pantay na pantay siya. Hindi naman siya magalaw. Nagamit ko na. Nalagyan na rin namin ng gamit. Mga damit, mga kung ano-ano. Maganda naman siya. Nabasa din. Okay naman, pero may kasama naman din siyang kapote. Pwede kapag heavy rain, pwede mo ikabit dyan. Ayun. Dito naman, ito na yung pinakabag. Nag-expand tong bag na to. May cipher. Bubuksan lang. Ayan. Para mag-expand siya ng malaki. Ito niya. Ayan, nag-expand siya. Ayan. Kasha po helmet dyan. Sinubukan ko na helmet ko dyan. Kasha. Malaki yung helmet ko. Ang gamit yung helmet is ito. Ayan. Kasha siya. So, LS2 na Metro Evo. Na may ano pa yan. May visor. So, nagkasha siya. So, yan. Ganyan lang yung naging fit sa kanya. Yung bag na to is good na paglagyan ng ano pag bumibiyahe ka. Good paglagyan ng mga damit mo, yung mga kung ano-ano, pabango, deodorant, basta mga damit. Yan pwede. Huwag mo na lalagyan ng masyadong mabigat kasi bag yan. Hindi naman yung box talaga na matigas. Lalagyan mo lang sa kanya yung mga kaya niyan. Yung mga literal na lalagyan lang sa bag, mga damit, mga ganun na. Mga kung ano-ano mo, wag lang yung mga, wag mo lalagyan ng tools, o kaya bakal, ganyan. Ganyan, yun yung fit niya. Ayan, pogi niya. Ganda niya, tingnan. Ayan, diba? Ayan siya. Bagay siya sa RKS. Saka sa malaking top box na ito. 47 liters na top box. So yan, ganyan. Tapos madali din siyang tanggalin. Simple lang. Ganyan din pagtatanggal. Easy lang din tanggalin. Tatanggalin mo lang dito. Side release. Yan. Kabila. Side release. Tapos, dito sa ilalim, kahit isa lang. Isa lang, kahit isa lang tanggalin mo dyan. Yan. Tapos, yung side release dito sa ilalim. Ulit. Isa sa kabila din. Good to go na. Makukuha na yan. Oh. Ipit na siya. Ganyan lang siya kadali ikabit at ibalik. Basta ang mahirap lang dito sa pag-setup nito is yung pag-ano ng strap. Yung pag-fittings ng strap. So, kailangan mo talaga pag-isipan. Kailangan nyo talaga pag-isipan kung paano siya magpipit sa motor, yung strap, saka yung bag. So, yun lang. Senior ko lang sa inyo yung paano ginawa ko dito sa bag na yun. So, yun lang. Senior ko lang din ulit sa inyo to. Kung paano ko ikinabit. Kasi, mahirap talaga siya ikabit. So, maganda din yung quality ng bag. Tigas to. Hard case siya. So, stylish din. Komini nga pala yung brand niya. Komini. Tapos ito, reflectorized. Tapos itong lining ng bag na to, reflectorized din yan. Ayan, reflectorized din yan. Papakita ko sa inyo, picture niya na pag, ano, nag-reflect yan sa gabi pag na araw. Anong liwanag, sorry. So, yun lang. Pinakita ko na sa inyo talaga to. Para magkaroon kayo na idea, yung may mga ganito na, yung o-order pa lang, o yung bibili pa lang. Magkaroon ng idea kung paano ikabit yung bag na to. Yun lang. This Rider Lian Moto. Just keep ride safe. Enjoy riding guys. Peace. Subscribe nga pala kayo sa channel ko. Choo! Ay, kasama ka pa. Yun lang. Peace guys. Peace. Moto natin. RKS 150. Pambiyahe.